Kabayan, isa na namang napakasimpleng luto yung bahay ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito nga pala yung mga sangkap na ating gagamitin. Ang style ko sa munggo pag niluluto ko ito, binababod ko muna siya magdamag bago ko siya pakuluan. Pagdating naman sa ampalaya, ang sabi na matatanda, bago mo siya lutuin, lamasan mo muna sa asin at siguradong tanggal ang pet niyan. Kaya naman, ganun din ang ginagawa ko. Ewan ko lamang kung natatanggal talaga yung pait. Pero kung kayo po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po, paki-subscribe, at syempre paki-hit na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa mga bago kong inilalabas na video. Matapos nating mapalambot yung munggo, ay isi-set aside muna natin siya. Kapag magdamag natin siyang ibinabad sa tubig, napakadali niyang palambutin. Umpisa na po natin yung ating pagluluto. Una nga po ay maglalagay tayo ng mantika doon sa ating kawali. Kabayan, dito nga po pala sa aking ginata na munggo. Pwede rin po tayong gumamit ng ibang isda. Available lang kasi dito sa aming rep ngayon ay yung tinapang bangos. Pwede rin po tayong gumamit ng tinapang galunggong. Pwede rin po ng ibang isda na tinapa. Nasa sa inyo po yung choice kung ano po yung gusto ninyo. Kapag nagluluto ako ng ginataan, inuuna ko talagang mag-isa ng luya, ang bawang, at saka siyempre yung sibuyas. Kasi mas lumalabas yung aroma at saka yung lasa nila kapag ating iginigisa yung mga sangkap na yan. Dito po sa ginataan na munggo ay nagsasangkap din ako ng kamatis. Yan naman po ay optional kung gusto niyo may kamatis. Nasa sa inyo na po yan. Para po mas lalong masarap yung lasa ng ating ginataan, gagamit po ako dito ng shrimp paste. Dito po ay nabibili natin sa mga palengke. Dito po sa amin, sa mga tindahan ng mga tuyo na isda, doon po ako nakakabili. Ito nga po pala ay medyo may alat din, kaya tatantyahin ninyo yung paglalagay. Pwede naman pong konti lang, pwedeng kalahati. Saka na lang nyo dagdagan kung sa tingin ninyo ay kulang sa alat. Kasi nga po, gagamit pa rin po ako ng patis alaman. Yan po yung mga sangkap ko na talaga nagpapalasa doon sa aking niluluto. Kaya pag minsan po, hindi na talaga ako nakakapaglagay ng asin. Kasi dito lang sa mga panimpla ko, malasang malasa na siya. Ang ginagawa ko po, pagkalagay ko ng munggo, ginigisa ko muna siya saglit. Mga isa o hanggang 2 minuto. Nahaya ko siyang kumulo sa mahinang apoy lamang. Then pagkatapos po ay ilalagay ko na yung pangalawang gata. At depende po sa inyo yan, kung gusto ninyo ay marami yung sabaw ng inyong ginataan, pwede naman po kayo magdagdag ng tubig. Pagkalagay ko po ng pangalawang gata, hahayaan ko lamang siyang kumulo sa mahinang apoy lamang. At pwede naman po natin siyang haluin, kasi minsan nga po ay nagtututong, kaya dapat paminsan-minsan hahaluin natin siya. Ang sabi po nung iba, pag hinalo raw natin yung ating ilulutong ginataan, lalabnaw daw yung sabaw. Pero sa obserbasyon ko po, hindi po totoo yun. Ako nga po pala ay naglagay ng sili na pula. Depende na rin po sa inyo kung gusto niyo ay maanghang yung ating niluluto na ginataan. Dahil malambot na nga po yung ating munggo, pwede na po natin isunod yung ating ampalaya. Masarap sana dito yung native na ampalaya eh. Kaso wala dito sa aming nabibili ng mga ganyan. Saka yung pinakantalbos ng ampalaya, yung talagang the best na sahog dito sa munggo. Kaya ala muna natin siyang kumulo sa mahinang apoy lamang, dahil yung ampalaya lamang po ang ating pinalalambot o niluluto. Then, paminsan-minsan po ay atin siyang hahaluin kasi baka nga magtutong yung ating munggo. Kapag luto na po yung ating ampalaya, pwede na po natin ilagay yung ating bangos. Kung mapapansin po ninyo, kakalahati na lamang yung aking bangos. Sa totoo lamang po, hinati ko siya kasi jumbo po siya, malaki po yung bangos. So, kalahati lang po yung aking isasahog. Then, pagkalagay ko po ng bangus, ilalagay ko na po yung unang gata. Yan po yung tinatawag sa amin na kakanggata. Then, hahayaan lang po siyang kumulo ng mahinang apoy lamang. At
Luto na po siya. Optional din naman po tayo na maglagay ng isa o dalawang kutsara na suka. Pero this time po, hindi po ako maglalagay ng suka kasi ito pong munggo ay medyo manamis na mis ang lasa niya. Kaya medyo contrast po dun sa panlasa ng ating munggo, yung suka, kasi aasim siya. Ayan na po, luto na po yung ating ginatang munggo na may sampung tinapambangos. So guys, tara na, tikman natin siya. Ang sarap po niyan. Manamis-namis, ang lapot ng sabaw. Bahalang siya. Malamang-lamang, sira na naman ang diet nito. Panalo to. At syempre, pang-underize na naman. So guys, hanggang dito na lamang po. At sinamahanin niyo po hanggang sa dulo ng aking video. Muli po, kung kayo po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po, pakisubscribe, at syempre, pakihit na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa mga bago kong inilalabas na video. Salamat po. God bless.